Okay, so dumating na from Sir Nomark de la Cruz. Okay. So ayan, bus shipping siya via Victory Liner. So tara guys, buksan natin. Natin yung harap. Okay. So, ang kailangan lang natin ay screwdriver para matanggal yung stock sidings na. Okay. Isang screw dito, tapos dalawa dito sa may handle, tsaka yung kung meron pa nakakabit yung dito sa may door handle nyo dito. Tsaka ito. Yung sa akin, ano na eh, kinonvert ko na siya into power window yung dalawang harap. Okay. Pero sa likod, manual pa rin. Pang GLX ay yung kakabit natin sa sidings. Okay. So, tara, gusto na natin. Okay, normally sa mga EL, naka-manual window mechanism sila. Pero itong sa akin, naka EL siding siya pero kinonvert ko na siya into power window. Okay, nilagay ko dito yung switch niya dito sa may bandang dito. Okay, dalawang pintuan sa harap, tapos yung sa likod naka manual pa rin. Pag natanggal na natin yung sidings, ganun lang, plug and play lang din tayo nung sidings nung GLXi. Okay, so pag naka manual window mechanism ka pa rin, kailangan mong mag-convert into power window. Okay? So, dahil sa pang GLXi, meron yung mga power window switch. Okay, meron din yung pang manual mechanism na malalaking sidings. Kaso, kailangan mo ng mas mahabang yung pinag-iikutan dito para tumagos siya dun sa sidings. So, yung nabili kong sidings is pang GLXi dahil plano ko na rin mag-upgrade into power window pati sa likod. Okay, so hindi natin may kakabit yung sidings ng basta-basta dahil kailangan din natin ng bracket. Okay, kailangan natin ng bracket na ikakabit natin dito. Okay, huwag kayong mag-alala dahil dun sa stock na pintuan ng EL natin, meron nang nakaabang na butas para sa pag-upgrade ng sidings. Okay, kasama na rin dun sa nabili ko yung bracket. Okay, ito yung bracket na kasama niya. Pininturahan ko na rin siya ng anti-corrosion tsaka matte black para hindi siya kalawakin. Okay, so madali lang naman siyang ilagay. Okay, dahil yung mga butas niya magkakatapat na. Okay. Bolt on lang siya. Okay, so tornilyo lang na tatlo and ganito yung position niya pahiga. Okay, dahil dito dito natin i-screw yung door handle pag nailagay natin yung sidings. So, tatlong screw lang. Tatlong screw lang yung kailangan natin. Pero gagamit ako ng Allen bolt. We'll be right back.
dalawang harap. Ang kulang na lang yung dito sa may door pocket at saka dito sa may door handle. Then sa likod ganun din. Same process lang din kung paano ginawa rin sa harap, ganun din sa likod. So, ayan. Okay, yung may ilagayan dito lang. Ito yung itong butas na to is yung sa may power window switch. Tapos dun sa kabila, yun din yung main switch ng power window natin. Okay, yun pa yung mga kulang natin. Tapos yung dito sa may door pocket, yung sa may ano natin, door pocket, tsaka dito sa may door handle. Okay, i-restore natin yung mga plastic components na yun. Kasi medyo nagpa-powder na. Okay, gagawin natin siyang mas presentable. Okay, hindi man natin siya magaya as parang OEM. Gagawin natin siyang mas presentable kaysa dun sa dating itsura niya. Okay mga boss, this time, ang gagawin naman natin ay subukan natin i-restore itong mga accessories nung nabili nating sidings. Since yung sidings na nabili natin, medyo hindi na in good condition yung mga accessories niya. Kagaya nitong door pocket niya, tsaka dun sa may door handle niya. So, okay. Kadalasan kasi, ang mga common issue ng mga plastic parts na to is, kung makikita nyo, ayan, no? Medyo nagpupulbos na tong mga part na to. Okay, nadudurog. Or pag i-scratch nyo siya, kung titignan nyo, parang may mga pulbos na natatanggal. So, syempre, sa katandaan na rin ng sasakyan natin, itong mga parts na to, parang natutunaw na rin. Okay, so, ang gagawin natin today is, pipinturahan natin to para at least kahit papano magmukhang bago. Or kung may pambili naman kayo ng bago, mas maganda. Syempre, mas maganda pag may pambili kayo ng bago. Pero kung gusto nyo pa rin i-keep to, okay, ang gagawin natin is susubukan natin siyang i-restore. Okay, kung makikita nyo, ayan o, yung mga part na yan, okay, sa may door pocket, ayan, makikita nyo medyo dilim ba? Okay, makikita nyo, ayan o, medyo malalalim na yung tama. So, ang balak ko is i-repaint ko siya, okay? I-repaint ko siya since hindi na rin siya kayang talagang pagmukhaing OEM talaga. Okay, so i-repaint ko siya. Pwedeng yung stock color pa rin kung may mahanap kayong ganung kulay. Or, ang bala ko kasi pipintura ko siya ng black. Okay, so ang gagawin natin, lilihain muna natin yung mga part na talagang grabe na yung pagpupulbos. Okay, gagamit tayo ng liha para matanggal yung mga part na yun. Kasi kung pipinturahan natin siya na hindi natin inaalis yung mga part na yun, magkakaroon ng chemical reaction yung pintura dun sa mga part na nagpupulbos. Tapos, yun yung magiging cause nung pagbabakbak nung mga pintura natin. Hindi rin magtatagal yung pintura, magbabakbak. Kaya, mas pangit tignan, okay? So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung mga part na yun, lilihain, bago natin pinturahan. Okay, so, guys, tara. Ito, gagamit muna ako ng medyo magaspang na liha. Medyo magaspang na liha na sa 300 grit na liha, okay? So, para maliha, para matanggal yung mga nagpupulbos na part. Then, saka tayo magliliha ng medyo mas malambot na liha. Tapos na nating lihain. Okay, ang resulta niya, ayan, medyo natanggal na yung mga nagpowder na part. Pero para siyang, okay, kung mapapansin niyo yung texture niya, parang mahimulmol. Okay, so ang gagawin naman natin ngayon, iinitan natin siya ng heat gun para yung mga parang himulmol niya, tsaka yung mga natitirang mga medyo may powder-powder pa, medyo tutunawin niya yung plastic, tapos magbabind na ulit sila, okay? Bago natin lihain ulit ng mas makinis na liha para sa preparation natin ng pagpipintura nito. So, ito yung gagamitin nating heat gun. May nabibili nito sa Shopee tsaka Lazada na sa around 200 to 300 pesos lang to, okay? So, magandang meron ka nito dahil marami kang magagawa, okay?
Okay. So, tara guys, start na natin. Tingnan nyo yung before niya, okay? So, ayan. Medyo mahimulmol, okay? Tsaka puti-puti. Okay, so, ayan na. Tignan nyo yung ano, yung sa may before. Okay. Ayan. Ito yung sa before. Medyo magaspang talaga siya, tapos mahimulmol. Okay, so, ito naman yung after niya. Okay, medyo mas naging makinis na siya. Okay, ang gagawin na lang natin yan, papasadahan na lang natin ng liha na hindi ganun kagaspang para magkaroon lang ng grip yung pintura natin at hindi siya magbakbak. So, ang gagamitin kong pintura ay flat black, okay. Flat black ng Samurai. Okay, hindi to sponsored ng Samurai ah, pero Samurai baka naman. Okay, so gagamit ako ng Samurai na flat black. Okay. So, ang unang coating natin is medyo manipis lang, mist coat lang para magpenetrate lang yung pintura dun sa surface nung door handle natin, saka natin siya bubugahan ng makapal na coating. So, tara guys. Okay, nauna ko na kasing binugahan itong isa kanina eh. May sample coating tayo. Makinis na siya. So, ito bubugahan ulit natin, second coating natin. Okay, so another 10 to 15 minutes ulit para sa final coating natin. Okay, so eto na, na-install natin yung mga plastic parts niya. Ayan. Okay. Makinis na siya, tsaka mas presentable na siya kaysa sa dati. Then, itong holder natin, door handle. Tapos, yung sa butas ng para sa power window switch, gumawa ako ng aluminum plate muna, pantakip. Okay, para mas okay siya tignan kaysa butas-butas siya dyan. Okay, so yun lang. Napakadali lang.